Kami po ang inyong mga kaserbisyo at ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630, ang puntahan ng bayan, kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:03 ng gabi. Hindi pa tapos ang araw. Marami pang balita. Johnson, ikwento mo! Marami pang impormasyon. Marami pang matututunan. Johnson, ikwento mo! Sasamahan ka ngayong gabi ng nagbabalitang daddy, Johnson Manapan, sa isang oras na kwentuhang hitik na hitik sa mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Ito ang mga kwentong may kwenta. Tutok na at sabay-sabay sumigaw ng Johnson, ikwento mo! Good evening. Magandang gabi po, mga kaserbisyo. Kala nyo si Johnson Manabat, no? Uwe! Mas pogi yun sa akin, syempre. Good evening po, mga kaserbisyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man pong panig ng mundo kayo ngayon nanonood sa I1TFC, pati na rin po sa YouTube Live ng At Teleradyo Serbisyo. Pansamantala pong humahalili sa nagbabalitang daddy. Hindi pa rin po ako daddy. Nagbabalita lang. Christian Yasores po ang inyong lingkod at samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi dito sa Johnson, ikwento mo. Good evening po mga kaserbisyo. Para po sa mga magpapadala ng kanilang mensahe, pwede po kayong mag-send ng inyong mga message, mga pabati o mga tanong sa ating mga kakausaping mga guest mamaya sa programa sa aming Viber hotline na 0919-278-3000. At dahil nga ilang araw na lang ay araw na ng mga kaluluwa at araw ng mga santo, Undas 2024, ang ating question of the night, anong paghahanda ang madalas mong gawin tuwing Undas? Nilaliman natin para suwabe. Ano nga ba ang mga paghahandang ginagawa nating madalas, mga kaserbisyo, tuwing Undas? Mag-send na po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga sagot sa ating ang Viber hotline na 0919-278-3000. At pwede rin sa aming Teleradyo Serbisyo YouTube Live na At Teleradyo Serbisyo. Ako, ang kadalasan kong ginagawa na paghahanda tuwing Undas ay magbantay sa mga sementeryo at mga bus station. Bilang bahagi po ng trabaho namin na magbantay sa mga pantalan, sa mga terminal, pati na rin sa mga sementeryo. Eh, mula nung nagtrabaho po ako bilang reporter, yun na po ang aking ginagawang paghahanda. Pero kayo po, yung mga umuwi sigurong probinsya, yung mga pupuntang sementeryo, ano bang mga paghahandang ginagawa natin? Sabihin nyo na po, isagot nyo na po yan sa ating question of the night at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Oo nga, nawala ang aking bed pero patuloy lang ako sa aking pagpiyet. Pero mga kaserbisyo, hanggang alas 9 nga po tayo at may mga kakausapin tayo kaugnay ng paghahanda para sa Undas 2024. Kaya makinig po kayo, lalong-lalo na yung mga planong umuwi ng mga probinsya, yung mga planong pumunta ng mga sementeryo o yung mga plano sa bahay lamang, yung mga magpapahinga lamang sa kanilang bahay. Tumutok na rin po kayo at makinig sa ating balitaan. At mga kaserbisyo, narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi. Uy, may balita! Johnson, ikuwento mo! Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes ng gabi, October 29, 2024. Pinsala ng Bagyong Christine umabot na sa 4.3 billion pesos ayon sa NDRRMC. Pumalo sa lampas 4 na bilyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Halos 3 bilyong piso dito ay pinsala sa agrikultura, habang 1.5 billion pesos naman sa infrastruktura.
Sumampa naman sa mahigit 7 milyong individual ang apektado, 125 ang namatay, habang 28 pa ang nawawala. Nakakalungkot po na tuwing may daraan na bagyo o kalamidad sa ating bansa, ay nagbibilang na lamang tayo palagi ng mga namamatay. Kaya siguro kung hindi pa rin po talaga tanda itong bagyong Christine para sa ating mga otoridad na kumilos at tiyakin yung mga paghahanda tuwing may bagyo. Ay naku, ewan ko na lang po. Sana matuto na po talaga tayo. Susunod, Metro Manila LGUs puspusa na ang paghahanda para sa undas. Puspusa na rin ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa undas break. Sa Maynila, inaasahang papalo sa mahigit 1,000,000 ang bibisita sa Manila North Cemetery, habang nasa 800,000 sa Manila South Cemetery. Bukas ang parehong sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa San Juan City, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi tatanggap ng dalaw ang San Juan Cemetery. Mahigpit na ipinagbabawal ng LGU ang pagdadala ng baril, matutulis na bagay, armas, alak, at baraha. O alam niyo na mga kaserbisyo, ha, lagi naman pong pinapaalala yan ng ating mga otoridad, yung mga bawal dalhin sa mga sementeryo kapag panahon po ng undas. At bago po tayo pumunta sa mga sementeryo, alamin na rin natin kung hanggang anong oras nga ba pwede. Kasi ito nga, ang anunsyo doon sa lungsod ng Maynila ay hanggang alas 7 lang ng gabi sa Manila North at Manila South Cemetery. So baka magkagulatan tayo kasi nakasanay natin bago mag-pandemyak, halos lahat sa atin nag-overnight. Pero hindi na po pala lahat ng mga sementeryo ngayon ay pwede nang mag-overnight sa pagdalaw kapag undas. Kaya alamin po natin bago tayo magpunta ng sementeryo. Pangulong Marcos Jr. inuutos sa Energy Regulatory Commission na pag-aralan ang moratorium sa pagputol ng kuryente at paniningil ng electric bill sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa bagyong Christine. Ayon sa Pangulo, maaaring ikonsidera ang pagpapatupad ng staggered payment o utay-utay na paniningil sa kuryente mula Oktubre hanggang Disyembre. Matatandaang nalubog sa baha ang ilang lugar sa Bicol Region at Calabarzon dahil nga po sa bagyong Christine. Ilang lalawigan, bayan at lungsod rin ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pinsala ng bagyo sa taya ng National Electrification Administration o NEA. Higit 500,000 bahay pa ang walang supply ng kuryente. Itataas naman sa heightened alert ang seguridad sa MRT3 mula October 31 hanggang November 5 para tiyaking ligtas ang biyahe ng mga pasahero sa darating na undas. Ayon sa pamunuan ng tren, magtatalaga rin ng mga security at station personnel para tumugon sa anumang pangangailangan ng mga pasahero. Patuloy din anila ang koordinasyon sa PNP para sa mga police assistant desk sa bawat istasyon at regular operating hours naman ang ipatutupad kung saan alas 4:30 ng umaga ang unang biyahe sa North Avenue habang 5:05 a.m. naman sa Taft Avenue Station. Samantala, alas 9:30 ng gabi ang huling biyahe ng tren sa North Avenue Station at alas 10:09 naman sa Taft Avenue Station. At eto na nga, speaking of undas, posibleng dumagsana sa PITX simula bukas ang mga pasaherong bigong makabiyahe noong nagdaang mga araw dahil sa bagyo. Ayon po yan kay PITX spokesperson Jason Salvador. Sa ngayon, hanggang Daet, Camarines Norte lang ang pinapayagang makabiyahe at wala pa rin mga bus papuntang Matnog. Magiging hamon din anya sa mga bus ang pagbalik sa PITX dahil sa traffic. Buwaba naman sa 1.4 million pesos ang inaasahang dagsa ng pasahero o buwaba naman sa 1.4 million ang inaasahang dagsa ng pasahero hanggang November 5 mula sa unang pagtataya na 2.4 million dahil sa epekto ng bagyong Christine. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa mga pribadong sektor
ilang ahensya ng pamahalaan at mga kooperatiba upang mapalakas ang industriya ng kape sa Mindanao. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mahalaga ang kolaborasyon upang malampasan ang pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Binigyang ehemplo ni Secretary Laurel ang Mindanao Coffee Robusta Project na nagresulta sa pagdoble ng coffee communities at nagdulot ng pagtaas ng 6,300 magsasaka sa Bukidnon. Una nang namahagi ang DA ng may 6.5 million pesos na pondo at pataba sa 16 na grupo ng mga magsasaka doon. Batay naman sa datos ng Grand View Research, umaabot sa $224 billion ang pangdaigdigang merkado ng kape noong nakaraang taon. At yan po mga kaserbisyo ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi. Pero hindi lamang po natatapos dyan dahil hanggang mamayang alas 9 ng gabi tayo po magsasama para pag-usapan ang undas. May mga makakausap po tayo mula sa PITX at sa ilan pang mga otoridad na namamahala tuwing panahon ng undas at yung ilan pong mga lokal na pamahalaan dyan sa may hilagang Luzon at ilan pang parte ng bansa kaugnay nga po ng pagbabantay natin sa Bagyong Leon. Hindi pa nga nakakabangon ano, yung mga lugar na pinadapa niya Bagyong Christine, andito na naman agad si Leon. Pero po sana ay magtulong-tulong po tayo sa pagdadasal para hindi grabe naman yung iwan naman itong si Bagyong Leon o hindi na talaga sa tuluyang manalasa ng matindi sa ating bansa. Para kahit papaano, dahan-dahan po makakabangon yung mga lugar, mga lalawigan, mga probinsya na sinalanta ng Bagyong Christine. Ang oras po natin, 8:15 p.m. Thank you, baby boy. Sandali lang, babalik po kami. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. Nagbabalik po ang programang Johnson, ikwento mo. Kasama niyo pa rin ako po si Christian Yosores hanggang alas 9 po ng gabi ang ating programa at sa oras po na 8:18 ng gabi. Makibalita na tayo sa ginagawang paghahanda ng Batangas Port para sa Undas 2024. Makakasama na natin sa ating linya ang Port Manager ng Batangas Port na si Dr. Joselito Sino Cruz. Good evening, Doc. Si Christian po ito. Magandang gabi, Sir Christian. Magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay. Opo, ito, kumaga, dalawa, tatlong tulog na lang ay araw na po ng mga patay at araw na ng mga kaluluwa. Pero ano na po ang ginagawang paghahanda ng Batangas Port para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero para sa undas? Well, batay na rin sa direktiba ng ating pong General Manager, Attorney J. Daniel Santiago. So, step up lahat. No? Although, mawawalan na o half day na po ang government offices po sa October 31, pero siniguro na ng pamunuan ng PPA na kompleto. In fact, dadagdagan pa nga natin yung mga nasa admin na function ng mga empleyado natin na i-assign natin sa frontline para maka-enhance po, maka-augment po doon sa assistance po para sa ating mga pasahero na alam natin na ang ina-expect natin ay dadagsa talaga. Katunayan ay nagsimula talaga na yung tinatawag nating off-plan, no? Off-plan undas itong pong araw ng Lunes at yan po itatagal hanggang November po. Okay, dahil nga syempre hindi lang naman natatapos yung pagbiyahe kapag papuntang probinsya, di po ba? Pati yung mga pabalik din. So ngayon sir, yung mga na-stranded nung nalalasa yung Bagyong Christine, nakabiyahe na po ba sila? Matagal na po nakabiyahe. Nung pagbukas sa pagbukas pa lang, nakasakay na po yun. Dahil po nasa naigit lamang po ng 200 ang na-stranded po rito sa Batangas.
Natanong ko po yun kasi nga kung sakaling hindi pa sila nakakabiyahe, syempre bukas o malamang sa Huwebes, unti-unti nang dadagsa yung mga pasahero. So nakabiyahe naman na po sila. Kumusta naman yung mga pasilidad natin dyan, sir, sa Batangas Port? Kasi na-report ng PPA nung isang araw na may damage po ba dyan sa Batangas Port dahil sa bagyo? May damage siya pero hindi naman siya naka-apekto na lalo na sa ating mga pasahero, ano? Katunayan na meron nga tayong bagong pasilidad, no? Ito ay batay na rin nga sa utos ng aming general manager, yung bagong gate, no? Kasi kung may kwento ko lang, ano, tayo'y umani ng sangkaterbang reklamo mula sa mga pasahero na malayo ang kanilang nilalakad at binababa sila ng mga bus, lalo ng mga sumasakay ng bus doon sa isang lugar na puro putik at ang layo na kanila nilalakad. Sa ngayon nga po ay hinabol natin na magkaroon po ng bagong gate, no? Yan po ay bubuksan natin bukas ng tanghali para maging lalong maalwan ang biyahe po ng mga paserong daraan po sa Batangas Port. Okay, so ibig sabihin po, kahit medyo malayo ang lalakarin, meron na silang silong? Meron na po, at saka lalapit po. Dahil po yung terminal na parang sinasabi ng terminal sa labas ay malayo po. Malayo po sa gate po ng Batangas Port. So inilapit po natin yung gate. At pwede na po magbaba mismo sa tapat ng gate. Oh, okay. Kaya hindi po na sila lalakad po. Pagbabang pagbaba nila, ay papasok na po sila doon sa gate ng Batangas Port, no? At yung mga reklamo na mayroong mga nananamantala na kunwari ay porter tapos sisingilin sila ng kamahal-mahal, ay mawawala na po yun. So koordinasyon na rin po natin sa ating pong Philippine National Police, ano, nandyan na po natin ilalagay sa tapat ng gate at para masiguro na hindi sila malalapit, ano, madidikitan itong mga mapansamantala sa ating mga pasahero. Apo, para po sa UNDAS 2024, ilan po bang populasyon o dami ng mga pasahero yung tinataya dyan sa Batangas Port na babiyahe hanggang matapos po yung inyong offline? Sa ngayon, ang aming pong pagtataya ay nasa hanggang mga average po tayo ng 15 to 20,000 mula po bukas ng hapon hanggang Biyernes ng umaga. Opo, at ang magiging peak niyan, kailang araw posible, sir? 31 po ang inaasahan po natin dito. Oo, kasi nga half day ang pasok sa gobyerno. Yung tungkol naman, sir, sa mga ticket, ano bang maipapay natin sa mga babiyahe? Meron pa bang mapupuntahan diyang walk-in o dapat ay through online o advance booking ang mga ticket? Well, may nagpapatupad na ilang mga shipping lines na sinasabi nilang online booking. Pero sa karanasan po natin dito ay kapag ganyan maraming pasahero, talagang nagma-manual din po sila sa loob ng passenger terminal building. Doon po ay ilaga po, although dinagdagan na po natin yung ano, yung pong ticketing booth, no? At bukod sa dinagdagan yung ticketing booth, sabi ko sa mga shipping lines, bali wala yan kung hindi kayo magdadagdag ng teller. So kumpleto na po yan, lahat po ng ticketing booth meron po. Hiwa-hiwalay po ang biyahe, no, para yung pila ay hindi yung isa na napakahaba at napakabagal dahil sa dami nakapila. Opo, kumusta naman po yung pagtitiyak ng mga shipping lines doon sa dami ng mga barko na babiyahe para hindi naman tayo magkaroon ng problema na magkakaubusan po ng mga biyahe? Kanina po ay nagkaroon tayo ng pulong, ano, yung tinatawag natin pre-op plan, no, with the shipping lines. At siniguro naman nila sa atin na kompleto at hindi nabawasan yung kanilang regular na bumabiyahe rito na barko sa Batangas Port. At yun nga, napag-usapan namin tinatawag na turnaround time. Tayo po yung nakiusap na rin na kung wala rin lang naman talaga pang dapat kumpunuhin o namang gawin pa ng barko, kapag dumating na at napuno na po yung barko, ay pwede na pong bumiyahe ulit para makabalik din po agad, makabiyahe ulit. Opo, meron din po bang naihanda na kahit paano contingency measures o contingency plan yung inyong pantalan dahil po may isa pa tayong binabantayang bagyo ngayon, si Bagyong Leon? Oo nga po, at ang direktiba ng ating ating general manager, Atty. J. Daniel Santiago, ay papasukin
Papasukin natin sa passenger terminal. Alam niyo, napakalaki na po dito. Kaya lang po, ay kailangan siguruduhin na kung kailangan talagang evacuate dahil kung talagang magagalit ang dagat ay delikado po dyan at na yan po ang passenger terminal building. Ang design po niyan ay nakaharap po yan sa dagat. Mm-hmm. So hindi po talaga safe yan, no? So yun, ina-advise lang po namin kapag nangyari po yan, mga tao ay maging alerto habang nasa loob ng passenger terminal building para kung sakasakaling kailangan evacuate ay alisto po o kailangan makalabas din po agad. Apo, sir, napansin niyo na po ba kung may mga biyahero o mga pasaherong nagpunta dyan sa Batangas Port na dapat pupuntang Matnog Port? Kasi ang naging payo ng DOTR nung isang araw, dahil nga mahaba pa yung pila doon papasok sa Matnog Port, ginawa niyang alternative yung Batangas Port para sa mga babiyahe papuntang Visayas. Ah, totoo po eh dyan. Mabuti tayo kayo ang kauna-unahan nagtanong niya. Mm. Kahapon, nung araw po ng Lunes ay medyo naobserbahan namin. Para akong dumami yung ating ika na tinatawag na rolling cargo. Mm-hmm. At sa pagtatanong ng ating mga gwardiya, no, sabi ko tanong nyo kung bakit may mga parang bago. Mga so, yun nga po, biyahe sila ng Visayas area at mga dating bumabiyahe ng Matnog, ngayon po dito po, dumada. Ayun, talagang medyo, kumbaga parang sinamantala na rin po nila kasi wala nang ibang dadaungan eh kung talagang hindi pa pwede doon sa Matnog Port. So, pakiulit lang ulit, sir, ano ba ang mga biyahe dyan sa Batangas Port? Saan ba ang mga destinasyon ng mga biyahe ng barko dyan? Ang biyahe po rito ay Romblon Provinces, so yung Occidental sa Oriental, ano? Sa mga isla po ng Mindoro Provinces, no, Occidental Oriental, and then yung Romblon Island, no, Tablas and Romblon and Sibuyan. Then meron din po tayong Katiklan, no, and Rojas. Okay po. As you speak, sir, lahat ng mga biyahe dyan sa Batangas Port ay operational na, wala nang suspended? Operational po. Mga biyahe po, regular po ang biyahe. Apo, siguro panghuli na lamang, sir. Paalala po sa ating mga kaserbisyo na babiyahe dyan sa Batangas Port, ano-ano ba ang mga ipinagbabawal na dalhin sa mga barko at pantalan? Ganon din po yung pinagbabawal, no? Yung dati rin po, no? Although yan po nakakaalam po yung ating po security, lalo po ating Philippine National Police, no? Yung mga bladed weapon, mga firearms, no? Yan din po yung ating mga kasamahan po sa PIDEA, no? At yan din po yung ating mga kasama sa BBA, Bureau of Animal Industry, no, yung mga pinagbabawal din po itawid ng mga meat product. So huwag nyo na pong bitbitin kasi nandiyan po sila, nakabantay po sila. Okay, sila po, sir. Maantala lang po kayo, maabala po kayo sa inyong biyahe. Okay, yan po si Dr. Joselito Sino Cruz, ang Port Manager ng Batangas Port. Sir, maraming salamat at mag-iingat po kayo. Maraming salamat din po, Sir Christian, at magandang gabi po. Magandang gabi po. Mula sa Batangas Port, punta naman tayo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Makakasama natin ang kanilang Corporate Affairs Officer, si Ms. Colleen Calbasa. Good evening, Ma'am Colleen. Si Christian ito. Magandang gabi, Christian. Opo, siguro una, kumusta na yung ginagawang paghahanda ng Paranaque Integrated Terminal Exchange para sa UNDAS 2024? Unang-una po, gusto ko lang din po ipaalam sa ating mga listeners na ang Bicol region po ay regular operations na po tomorrow para lang po sa mga babiyahe doon at may mga nakabooking na po, pwede na po tayong bumiyahe. Kung tonight po, kasi nag-lift na po ang ban, no, or yung pwede na po, passable na po yung Milaor. So, i-check nyo na po sa inyong mga operators early on para lang din sure tayo na may resume na yung trips nila. Okay po. Magandang balita po yun, Ms. Colina. Pwede nang bumiyahe ulit ang mga biyaheng Bicol bukas. So, ibig sabihin noon, pati yung mga bus na papuntang Matnog Port ay babiyahe na rin bukas? I-double check po natin yan, no? Kasi medyo ano po yung sitwasyon sa Matnog Port. Okay, so ang payo sa ating mga kaserbisyo, makipag-ugnayan na po sa mga bus companies kung saan kayo nag-book ng ticket habang maaga. Opo, Ma'am Colleen, tungkol naman sa inaasahang dami ng mga pasahero o biyahero dyan sa PTEX, gaano ba karami ang inaasahan natin ngayon at kamusta yung paghahanda natin sa dagsa ng mga pasahero? Inaasahan po natin within this week, no, simula po nung Monday hanggang November 5,
1.4 million po na pasahero ang dadagsa sa ating terminal. Gawa po yan ng mga naipon na travelers dapat nung last week. Ano. And then aside from that, for this whole week po, no, naka-ready naman po ang terminal, meaning nakipag-ugnayan po tayo sa mga government agencies. LTFRB po nagpa-alap na po yan ng mga special permits para sa dagdag biyahe. At the same time, yung LTO po, sincheck yung roadworthiness ng buses natin para sure na sure po tayo na safe ang biyahe natin mga pasahero. And then of course, may PNP augmentation po tayo sa terminal para lang din po may malipitan ng ating mga pasahero kung may concerns. And then pwede naman po rin sa info desk namin, don't worry, no? And then yung mga iba pa pong mga ahensya natin, may enforcement pong ginagawa yan para lang po na ma-make sure na diretso po ng PTEX at palabas sa PTEX ay hindi na po lilihis ng ibang biyahe. Apo, yung bukas na nabanggit nyo kanina na balik operasyon na yung mga biyahe papuntang Bicol, may iba pa po bang mga biyahe na tumigil at magbabalik pa lamang this week o yung Bicol na lang ang natitira? Bicol na lang po ang natitira natin. Okay, good news yon para sa mga talagang kailangan dumaan doon sa Bicol region. So, kailan ang inaasahan natin ito na peak o yung talagang bugso ng mga pasahero, ma'am? Dahil po sa pagbabalik ng Bicol trip, no, dahil blockbuster po yan tuwing Undas at saka Pasko, nasahan natin na simula bukas hanggang Thursday, marami na po tayong mga pasaherong dadagsa. Inaasahan natin around 180,000 po, no, simula tomorrow hanggang Thursday po yan. Mm-mm. Magdamagan po ba ang biyahe dyan sa PTEX ng mga provincial buses? Simula po 3 a.m. nag-start na po yan hanggang gabi po. At meron naman sila diyang enough space kung saan pwede silang magpahinga habang naghihintay ng kanilang biyahe. Yes, nagdagdag po tayo ng chairs or waiting areas to accommodate all the passengers naman po, lalo na pag gantong peak season. Apo, kamusta naman ma'am ang koordinasyon sa inyo ng mga bus companies para masiguro na merong enough na bilang ng mga bus na babiyahe at hindi naman magkaubusan at hubaba pa lalo yung pila ng mga pasahero? Good thing po kasi sa ating terminal, ano, may sustainable na contact tayo with the bus operators, meaning araw-araw po or oras-oras, sinecheck po natin yung mga bus drivers natin, nasaan na po, no, para make sure lang po na on time at the same time, enough po yung bus supply natin. Mm-mm. At na dumaan na po ba sa random drug test itong mga driver na ito? Kasi di ba lagi-lagi yan eh, tuwing may peak na mga biyahe ng mga pasahero, laging chinecheck yung status din syempre ng mga driver. Nagkaroon po dahil ng random drug testing noong isang araw, ano? Wala naman po tayo nag-positive. Very good. Na po yun. Very good. Oo, dapat matuto na po. At huwag gagamit ang ipinagbabawal na gamot sa pagbiyahe. Yes. Opo. Okay. So, ma'am, hanggang kailan naman yung offline dyan sa PTEX? Kasi syempre, kahit matapos yung Undas, syempre yung inaabangan naman dyan yung pagbabalik ng mga pasahero. Yung sa offline dahing ayos po natin, kaakibat ang mga iba't ibang government agencies, hanggang November 5 po yan, no? Kasi naantay natin yung pagbalik naman ng mga pasahero galing sa kanilang probinsya. Magbabalik yan muli, no, hanggang sa simula ng December bago magpasko. Okay po. Yung mga bus companies po pala, meron bang naging abiso kung may pagdadagdag sa presyo ng pamasahe? Supposedly sir, dapat ano yan, meron yan clearance with LTFRB, pero dapat po hindi po nagdadagdag ng pamasahe. Okay, panghuli na lamang siguro ma'am, paalala sa ating mga listeners, mga kaserbisyo, ano ba ang mga ipinagbabawal na dalhin dyan sa PTEX at sa kanilang mga biyahe? Okay, paalala po sa ating mga pasahero, lalong-lalo na po yung babiyahe tomorrow hanggang November 1, no, para lang po mapadali ang ating biyahe. Huwag na po tayo magdala ng anything na flammable items, sharp objects, makeshift na guns, meaning firearms po, bawal po yan sa terminal. Ano? Dahil kapag na-confiscate po yan sa terminal, ito-turn over po namin sa PNP, hindi nyo na po yan makukuha ulit. And then, syempre, para less hassle na po sa inyo, no, huwag na tayong magdala ng masyadong maraming gamit. Check din natin sa operator, no, kasi minsan mag-charge yan ng additional baggage para pag marami kayong dala. And then, pet-friendly po ang terminal.
meaning small to medium pets po allowed yan sa buses natin. May LTFRB memorandum po yan. Check lang po natin kasi kung large pet po, no, yung meaning mga husky, ganyan na po kalaki. I-check natin sa bus company kung pwede po yun dalhin. And then same time, dapat po meron may sarili po tayong dalang cage para sa mga pets natin. So ensure lang po yung safety rin ng ibang pets. Opo, saan-saan nga po nga ulit, Ma'am Colleen, yung mga naaabot na biyahe ng PTEX? Overall sa Luzon, no, farthest north po natin, Tugigaraw, Visayas, and then Davao po yung pinakadulo naman sa Mindanao. Okay, Ma'am Colleen, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Salamat, Ma'am. Maraming salamat po. Yan po si Ms. Colleen Calbasa, ang Corporate Affairs Officer ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. May mga nagko-comment na sa ating YouTube Live. Sabi ni Alvin Ongkoy, good evening sir. Ang tradisyon na ginagawa ko tuwing undas ay dalawin ang mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay at magdasal. Si Louie Basco naman, hello po. Uy, handsome and fresh, Tito Christian. Lakas mo talaga, Louie. Bago ang araw ng mga patay, naglilinis ng puntod, magsisimba at magdasal po para sa mga yumaong kamag-anak. Yun lang po, and listening habang nasa biyahe. Ingat, Louie. At ingat din po sa mga kaserbisyo natin na papauwi na mula sa mga trabaho o yung mga papasok pa lamang ng trabaho para sa night shift. Ingat po kayo. Ang oras po natin ay 8:36 ng gabi. Pagbabalik pa rin po ang Johnson, ikwento mo. Magbabalik po kami. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. ...8:39 ng ating oras, nagbabalik po ang Johnson, ikwento mo. Kasama niya pa rin. Ako po si Christian Yusores. Hoy, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa YouTube Live. Kaya Andrew Miguel, pati na rin kay Doc Michael Montes, magandang gabi. At mula sa Pasay City, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula po sa ating Pag-asa weather forecaster na si Ginoong Aldzar Aurelio. Teleradyo Serbisyo, Weather Update. Good evening, Sir Aldzar. Si Christian po ito. Good evening, Christian. Galing din po sa lahat ng tagasubaybay. Si Bagyong Leon ay nanatili sa East Philippine Sea at inaasahan pa rin natin itong kilos papalapit o patungo sa extreme northern zone. Ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 505 kilometers silangan ng Tugigaraw City o 516 kilometers silangan ng Caparica-Gayan. Ang lakas ng hangin ng taglay ng bagyo ay maabot sa 150 kilometers per hour at ang pagbukso ng hangin ay nasa 185 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang Tropical Cyclone Wisingdal No. 2 sa Batanes, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, at Ilocos Norte. Tropical wind signal number 1 naman sa lalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, lalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, lalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kasama ang Pulilo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at northern portion ng Sorsogon. At ngayong araw, paalala sa mga kababayan po natin na maging alerto at mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa dahil may inaasahan na matitindi o malalakas na pag-ulan. Intense hanggang torrential na pag-ulan sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Heavy hanggang intense na pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Moderate to heavy rain sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calanian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. Dahil pa rin sa bagyo,
minasa na matataas na alon ang kung saan naabot ng 8 metro. Kaya delikado po para sa atin na pumalaot sa mga sa buong seaboard ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central Luzon, at Eastern Seaboard ng Southern Luzon. Sa kanyang track ay maaaring lumapit o maglandfall sa Batanes area sa araw ng Thursday na madaling araw o sa hapon. At maaaring maglandfall sa Taiwan bago ito lumabas ng PAR pagdating ng Biyernes. Yan po ang ating update. Ang susunod na update sa bagyong Leon ay mamayang 11 ng umaga. Mm-hmm. 11 ng gabi. Yan po ang ating update. Nasa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Sir, isang tanong lang. Kumusta naman yung magiging lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng bansa dito po sa Metro Manila mamayang ngayong gabi at bukas po? Metro Manila is generally good weather tayo. Mm-hmm. Bukas magiging makulimli o maulap ang kalangitan. Dulot ng trough o extension ng bagyo. Okay, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa. Salamat, sir. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo. Teleradyo Serbisyo Weather Update. Weather Update. Yan po si Ginoong Alzar Aurelio ang ating Pag-asa weather forecaster. Ngayon alamin na natin ang ginagawang paghahanda ng ilang mga lokal na pamahalaan dyan sa Hilagang Luzon. Makakasama na po natin si Ginoong Marcel Tabihe mula po sa PDRMO ng Ilocos Norte. Magandang gabi, sir. Si Christian po ito. Magandang gabi din po, sir, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating programa. Sir, kamusta ngayon sa Ilocos Norte? Ramdam na po ba dyan si Bagyong Leon? Well, sa kasalukuyan may panakanakang pagbukso ng hangin. Kaninang umaga may konting ulan pero sa ngayon wala namang ulan ngayon. Yun lang, intermittent na may gusty winds po dito sa lalawigan. Opo, ano po ang mga ginagawang o mga ginawa ng paghahanda po ng Ilocos Norte PDRMO sa mga residente dahil po dyan ang area o tinutumbok ng bagyo? Opo, ang opisina po natin sa pangunguna ng ating butihing gobernador, si Governor Matthew J. Marcos Manotok, nagpalabas po ng advisory sa mga counterpart namin at sa munisipyo at sa mga syudad sa probinsya na pagibayuhin yung paghahanda para sa bagyong Leon. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin dito na may mga alagang livestock na ilagay na sa mga animal shelters at mga matataas na lugar para safe na po yung mga alaga nila. Ganun din yung sa mga evacuation centers natin. I-prepare na at tignan mabuti yung mga facilities dun sa loob kung gumagana po lahat para pag may EMT evacuation po kasi ito yung talagang ibigyan namin ng kaukulang pansin yung EMT evacuation para po mas secure po yung mga kababayan natin pag nasa loob na sila ng mga evacuation centers. Opo. So sir, at may mga na-preemptive evacuate na po kayo? Wala pa sa ngayon. Since kanina, generally cloudy yung weather condition natin. Mm-hmm. Pero nung kaninang umaga, nagkandak kami ng pre-disaster risk assessment sa mga kasama natin sa national government agencies, sa uniform personnel, at sa mga bayan dito sa probinsya. At inabiso naman natin na kung kinakailangan na, i-preemptively evacuate na yung mga kababayan namin na nasa high-risk areas sa flooding at sa landslide. Apo, siguro pang huli na lamang, sir. Kumusta naman yung preparations doon sa mga relief packages? Relief goods? Well, sa utos ng ating mahal na gobernador, nag-preposition na po tayo ng mga relief goods sa mga bayan-bayan para mas madali po yung pagbigay sa mga kababayan natin kung sakaling may maapektuhan kaysa sa nandito siya sa city, itra-travel pa. So, mas madali na yung pagbibigay natin pag nasa kanilang local government unit na yung mga
ibibigay natin na relief goods. Okay. Sir, maraming salamat po at mag-iingat po kay Jaan sa Ilocos Norte. Salamat, sir. Maraming salamat din po, sir. Yan po si Ginoong Marcel Tabihe, ang PDRMO ng Ilocos Norte. Tawid naman tayo sa lalawigan ng Cagayan. Makakasama natin si Ginoong Rueli Rapsing, ang PDRMO ng Cagayan Province. Magandang gabi, sir. Si Christian po ito. Magandang gabi, Sir Christian, at sa lahat ng inyong taga-subaybay po. Opo. Kumusta na ngayon ang paghahanda ng Cagayan Province sa Bagyong Leon, although katatapos lamang dumaan ang Bagyong Christine? Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Cagayan? Sa ngayon, sir, we're experiencing light to moderate, ano? Although earlier, kanina, bago mag 5 o'clock, after lunch, nakaranas kami ng heavy to intense rains dito with hangin na naranasan natin. Somehow, nawala naman na siya. Ang nararanasan natin ngayon, light to moderate rains na lamang. As to preparedness ng province, sir, kahit na tayo ay sunod-sunod na nakakaranas ng sama ng panahon from Egay, from Enteng to Christine, the same preparedness ang ginawa natin. Our preparedness is always for the worst since we've experienced Lawin and Ompong. So yun preparedness natin, sir, ano? Somehow, as per DILG order for regions 1, 2, and CAR, for the implementation of forced evacuation, especially those that are highly susceptible to flood, rain-induced landslide, and storm surge, ongoing yung evacuation efforts po ng mga municipalities natin ngayon. And these are the same municipalities during the time of Christine na nagutos yung ating butihin at mahal na gobernador na mag-force evacuation under the Charlie Emergency Response Protocol. Ano? Ano-anong mga lugar to, sir? Well, these are 23 out of 29 municipalities. Okay. So, those that are highly susceptible to storm surge, ito yung mga coastal municipalities natin ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugey, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez Mira, Claveria. And also, included there is yung Sol Island municipality natin, Calayan. Okay. Those that are highly susceptible to flood, ito yung Tukigaraw, Amulong, Ikig, Alcala, we have Duao, we have Santo Niño, and Piat. Okay. For those that are highly susceptible to rain-induced landslide, andito yung Santa Praxedes, Claveria, also Piat, Gataran, Pagao, Gonzaga, and Santa Ana. Okay po. Apo, sir, maraming salamat po. Kompleto na agad yung nailatag yung detalye sa amin. Mag-iingat po kayo dyan sa Cagayan, sir. Maraming salamat, Sir Rueli. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong taga-subaybay po. Thank you, sir. Yan po si Ginoong Rueli Rapsing, ang PDRMO ng Cagayan Province. 8:52 ang oras ngayong gabi. Balikan natin ang nangyaring pagdinig nga po ng Senado kahapon kung saan sumipot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na po natin si Senate Minority Floor Leader, Senator Aquilino Coco Pimentel III. Magandang gabi po, Sen. Si Christian po ito. Christian, magandang gabi at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Apo, salamat sir sa pagsagot pa rin ang tawag ngayong gabi. Apo sir, bilang kayo din yung naging chairman noong subcommittee, ano yung so far pinakamahalaga nakuha natin doon sa pagtatapos noong unang hearing? Una sa lahat, yung mga kwento or testimonya ni former President Duterte. Mahaba-haba 'yun or oras na ano 'yun na material. 'Di ba? Maraming material doon. And then na-discuss din natin yung release ni Attorney Chiel Jokno na memorandum circular.
16-2016, merong controversial na salita doon eh, na neutralize at saka negate. So yun, yan ang police document yun. So yun, maganda yun at nailabas na may tunay ba na alanganing salita yun na dapat hindi linalagay sa mga police documents, nakaka-mislead pa yun. Opo. So lahat po yan, ginawa lang naman natin na off record lahat para makagawa tayo ng committee report sa ating mga observations. Apo. Sir, anong take nyo doon sa mga naging pag-amin ni former President Duterte na in-instruct niya yung mga police na i-encourage yung mga suspects na manlaban para may dahilan para lumaban din sila at yung pagkakaroon ng death squad sa Davao? Kailangan i-analyze yan lahat kasi kailangan daanan natin yung transcript niyan kasi kung mapapansin ninyo si former President Duterte, eh ang kwento niyan, paikot-ikot, paliko sa liwa, paliko sa kanan eh. So, kailangan i-analyze po natin yun kung ano ba dun yung believable sa hindi believable. Yun ang yung kapaniwala. Ano naman dun yung alam mong parang ano lang eh, parang light lang yung ano niya. Parang tinatrato lang niya na biruan. So, ganun po yun. So, ginawa lang natin off record na lahat kung ano yung gusto niya sabihin eh. Pinasalita na natin siya para kasi yan, naka-transcript lahat yan. Apo. So, naka-record po lahat yan. Apo. Pero dahil po sa mga pag-amin na ito ni former President Duterte, nakikita nyo na po ba at the early list na pwede na ito maging basihan para mag-recommenda po ang Senado na sampahan siya ng kaso? Well, kung hintayin natin yung committee report, matagal-tagal yun kasi first hearing lang yun eh. May, I'm sure mga four hearings ito kasi... Gusto natin isakop yung ngayong kasalukuyang panahon eh. Gusto din natin makita ano na ba ang programa sa anti-drugs ngayon. Kumusta, paano rin siya ini-implement ng PNP, PDEA, NBI, lahat ng law enforcement. So siguro, kaya sabi ko nga, yung records ng Blue Ribbon o ng subcommittee, open to the public na yan kung sino ang gustong kumilos. Kunin na nila yung records nun at kilusan na nila kasi ang official na kilos ng subcommittee ay ipapasa pa sa mother committee tapos magdedebate pa yan sa floor. So masyado pa pong matagal yan. So, kung meron ng excited kumilos na po, humingi na ng mga transcript at saka mga ibang mga submission, mga papeles na hawak namin. Po, siguro pang huli na lamang, Sen, mangingi lang kami ng komento doon sa sinabi ng inyong dating kasamahan dyan sa Senado na si former Senator Lacso na parang na-invade o sinakop ni former President Duterte yung Senado nung dumalo siya at sinabi pa niya na may isang senador lang daw na tumindig para sa dignidad ng Senado, which is ang sinabi niya ay si Senator Risa Ontiveros. Anong pong masasabi niyo doon, sir? Well, opinion niyo. Pero kasi ang nangyari kasi sa hearing si Garma si Leonardo. So, and then pumunta si former President Duterte. So, binigyan natin siya ng mag-testify. O, kasi inimbita naman siya ng kapwa senador so kailangan din na i-repeat yun. Lista siya sa listahan. Sorry. So, anyway, hindi na mukhang first and only appearance lang niya doon yun. Check, inihintay natin sila Garma, sila Leonardo, at kung sino pang matero mag-volunteer siyang alam sa Philippine War on Illegal. Yun po yung ating inibisitan. Kaya para klaro tayo, Philippine War on Illegal. Kuminsan, EJK, pero hindi lahat ng extrajudicial killings ay konektado sa war on. Apo. So sir, kailan ang next schedule ng hearing at may posibilidad po ba na imbitahan ulit si dating Pangulong Duterte? Ah, hindi na siguro siya imbitahan kasi wala na magtanong sa kanya eh. So, tapos na. What is the point? So, ang importante ngayon, kasi sinabi ko nga, followed evidence tayo. Ano naman yung evidence natin on the conduct of the Philippine War on Illegal Drugs? Diyan naman tayo ngayon. Kasi itauna natin ang depensa eh. Dinepensahan kagad yung Philippine War on Illegal Drugs. Eh. So, sa next hearing, tapos sumunod yung mga victim families, di ba? Ngayon, kuha tayo ng statistics.
Mm-hmm. Ano ba, ilan bang official record, ilan ang namatay dahil dyan sa Philippine War on Illegal Drugs at 2016 hanggang 2022. Tapos, tignan pa natin yung ibang mga, yung tinasabi ko mga metrics. Kailangan may mga sukat yan eh. May mga sukat yan, naging successful ba yun? Naging bloody, naging madugo yung Philippine War on Illegal Drugs sa 2016 to 2022 eh. Mm-hmm. Pero kung sukatin natin objectively, kunyari, well, hindi palakpakan o hindi botohan, but objectively tayo, di ba? Ilan ang confiscation, mm-hmm. ilan ang ganyan-ganyan. So, kailangan natin ang metrics. Kukunin ngayon natin yan sa mga ahensya ng gobyerno na involved sa War on Illegal Drugs. PDEA, okay. PNP, NBI, mga law enforcement natin. Okay po. So, kailan ulit, sir, ang next schedule natin? Wala pa tayong schedule. Okay, wala pa tayong schedule kasi pagbalik namin session, ano na eh, budget na eh. Okay po. Sir, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo, sir. Ingat po kayo. Salamat, Christian. Thank you po. Yan po si Senator Aquilino Coco Pimentel III, ang Senate Minority Floor Leader. Ang bilis ng oras, 8:59 na po ng gabi. Muli po ako po si Christian Yosores. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong gabi. Susunod na, Showbiz Sidelines kasama si Papa Awal Pass at DJ Jaiho. Good evening mga kaserbisyo. Ingat po kayo. Good night po! See you tomorrow! Johnson! Ikwento mo! Huwag pahuli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel!